And kung isipin na talaga natin mabuti, no, praktika lang talaga. Hindi naman talaga natin kailangan ng eskwelahan, di ba? Kasi kung kaya mong turuan yung anak mo ng sarili mo, maganda. Oo. Hayaan mo lang maglaro ng maglaro. Ganun din yung na-adapt ng mga Pilipino, di ba? Diba yan, nagtrabaho ka na, bata ka pa, para lalong malugmok, hindi magising, hindi mag-isip. Kasi nga, kung tutusin kapag halimbawa maraming ganyang tao na hindi nag-iisip, ano, madaling pagkakitaan. Doon mo makikita na meron talaga naka-program sa'yo na kapag gagawa ka ng isang bagong idea na hindi abot nung resulta mo ngayon, yung subconscious mo magre-react ka agad yun. Oo. Grabe ka, hindi mo kaya yan. 1 billion? Uy, posible yan. Gaganunin ka ng subconscious mo eh. Nung ginawa ko yun dati, parang pinapawisan pa ako. Parang may nagsasabi sa akin, hindi kasi sinungalingan yung ginagawa mo. Hindi mo kailangan panoorin eh, pakinggan mo lang. Kasi yung mga naririnig mo dito, para siyang binhi. Kapag tulog ka kasi, hindi ka na makakatanggi. Diretso yan sa subconscious. Subconscious. Hindi mo alam na pinakikinggan mo, pero dumidirekta yan doon. Yun ang kapangyarihan ng impormasyon, subconsciously. Pag sinabi kasing subconsciously, wala kang malay. Tama. Pero hindi dahil wala kang malay, eh hindi mo nakukuha yung impormasyon na yun. Nakukuha mo yun, unti-unti. Kung araw-araw sasanayin mo bago ka matulog, o kaya patulog ka na, kahit antok na antok ka na, kung meron kang headset, subukan mong pakinggan, papasok yan subconsciously sa'yo. Magugulat ka, ba't ako ganito? Ba't parang ansaya ko ngayong araw? Where the paradigm is. Why would people leave their mind wide open? Because they've been programmed to do that. Ooh, may ganun pa pala? Ibig sabihin, pre-program ka na hindi ka mag-iisip? Ganun? Diba? Linaw nga eh. Kaya pala may salitang tinatawag na open-minded. Oo. Hindi, iba yun. Iba yun. Iba yung open-minded talaga. Ito naman kasi, yan, makikita mo nga dyan eh. Paano na i-program ng ganyan? Paliliwanag din dyan, di ba? Galing, no? Proctor. Sige, tuloy natin. Ibig sabihin, yung pagkakaroon pala ng hindi pag-iisip, ipinrogram din. Oh, kaya maintindihan mo dyan sa, ano yun, no? Pag may visual na ganyan. Oh, pag may visual. Ang ginaw mo makikita na, o nga, no? Kaya ngayon, pinag-uusapan natin dati, lalo na yung mga educated. Ayun, sinasabi niya, ano yun? Edukado, magagaling sa school. Oo. Pagdating sa labas, hirap silang makahanap ng trabaho. Kasi nga, na-program sila, yung utak nila, hindi sila tinuruan kung paano gamitin. Yung isip. Oo, paano gamitin yung isip. Ang itinuro sa atin, ng mga bata pa tayo, kung ano lang dapat ang isipin. Oo, correct. Kaya, tingnan mo yung pagkakaano niya dyan. Ha? Diba nawala yung nasa ibabaw? Palitan mo lang yan, social media ng school eh. Oo. Ayan ang other people. Kung ano yung tinuro na school, yun lang kaya mong gawin. Yun. Hindi sa kaya. Yun lang dapat mong isipin. Yun, binigyan ka na ng limitasyon. Correct. Sige, tuloy natin. It's wide open and all that negativity is going right into it. Now let's close this for a moment and I'm going to show you how the paradigm was started. Here's you as an infant. This is you as an infant. The conscious faculties have not developed. Everything that is going on around the child goes right into the child's subconscious mind. And everything that's going on around the child is through repetition. It just dumps into the subconscious mind. The conversation, the talk about money. I was born during the Great Depression. I grew up during the Second World War. Nagkaroon ng paradigm yung bata. Diba? Ang linaw din dyan eh, no? Walang thinking mind yung bata. Tayo mga bata pa, puro subconscious lang talaga ang meron tayo. Ang tawag nga doon ni Dr. Joe Dispenza, analytical mind. May sinabi kaya dyan kung edad, yung may bracket, wala. Meron, 8 years old. Ah, 8 years old ang inano dyan. Pagkatapos doon, unti-unti na yung nagkakaroon ng reasoning. Doon na yung nag-uumpisa magtanong. Yun. Kaya lang, mula, isipan ang tagal niya na, 1 to 8 years old. Paulit-ulit kung ano yung naririnig niyan tsaka nakikita niyan. Yun ang nagiging programming ng bata. Kaya nakakaawa yung mga batang ano, ang liit pa, cellphone na yung pinangahawakan. Yun na nga eh. Hindi mapipilter nun kung ano yung pinapakain nun sa anak mo eh. Kahit sabihin niyo yung ginagawa ng YouTube na YouTube for Kids. Kids. Sa Facebook lang, grabe. Hindi nyo alam kung alin yung kinukonsumo ng anak nyo. Mm-mm. Tapos magtataka kayo pagka lumaki na, ba't ang tigas ng ulo ng anak nyo? Bakit hindi ako sinusunod? Eh, umpisa pa lang, bata pa lang, sinusunod nyo na yung gusto ng bata eh. Tapos magtataka kayo, bakit hindi ako sinusunod? Oo, di ba? Eh, ang nasa isip ng bata, ako dapat sundin ng magulang. Kasi, konting iyak ko lang, kailangan bigla na ako ng cellphone. Yun, yun na yung naiprogram ng bata sa isip niya. Kasi pinababayaan nga ako ng magulang ko, ibig sabihin,
alam ko na lahat. Kaya ko na lahat. Kaya ko na mag-cellphone eh. Isipin mo mga ganong pwedeng isipin nyo ng bata. Mm-mm. Yung pag-rant nga ng bata, may napanood ako sa ano social media. In-explain niya dun kung bakit merong mga level of rant din yan. Una, mababa yung rant eh. Eh ngayon, binawalan ng magulang. Bata pa eh, ngayon kinuha yung cellphone. Example, cellphone yan eh, yung example dun eh. Ngayon, gusto niya ulit mag-cellphone. Nagra-rant siya ng ganung level lang, pero hindi pinapainggan. Tinaasan niya yung rant niya. Sumisigaw na siya ng mas malakas. Ngayon, dahil nga mas malakas na, hindi binigay ng magulang. Hanggang paulit-ulit, hanggang lumalakas yung ano. Tapos? Doon nabibuild yung ano ng bata, confidence ng bata, na kaya niyang paso na rin yung magulang niya. Basta mag-rant lang siya, o gumawa lang siya ng hindi maganda. Ang nangyayari doon, yung program ng anak mo, pinoprogram din yung magulang. Yun. Subconsciously. Subconsciously. Kaya pag lumaki na yung anak mo, pwede ka nang bubugin ng anak mo. Yun. Kaya may mga ganung ano, pangyayari yung magulang. Ayun, si ano, pinsan natin sa Bicol. Kaya sa Biblia talaga eh, ang palo tumutuwid ng ano yan eh. Totoo yan. No? Ng lakad ng bata. Eh, dapat ang pinapahawak sa bata eh. Kaya lang kasi, syempre, ang magiging ano dyan, paano mo papahawak sa bata kung ikaw mismo hindi humahawak? Hindi, oo, isa pa yun. Diba? Kaya napakalaking ano ng role ng magulang na talagang maging ehemplo. Ngayon, kung gusto mo maging mabuti yung anak mo, edi... Ikaw muna. Gusto mo matuto ng mga ganitong klase ng edukasyon ng anak mo, ikaw muna. Yun. Mauna ka na. Oo. Kasi hindi mo sa kanya maituturo eh. Kung ikaw mismo hindi mo alam eh. Tama. Hindi mo maimumodelo sa kanya kung ikaw mismo hindi mo alam paano rin imodelo sa anak mo. Kailangan maintindihan mo muna tong ganitong klase ng concept. Kasi kung tutusin, kung hindi, kahit nga hindi mo ipaliwanag sa bata, basta nakikita niya eh, no? Oo. Dahil nga yung bata, walang ano eh. Sabi nga, di ba, Proctor, di ba dahil ganyan nga, bukas yung isip. Subconscious. Oo. Wala siyang conscious, walang filter. Kapag ang isang bata, pinatira mo sa isang bahay na merong Ilocano, Cebuano, basta halo-halo, apat na wika. Oo. Pag lumaki yan, apat na wika din matututunan yan. Galing yun, no? O kaya isang batang Chinese, kapag lumaki yan sa Amerika, syempre magaling yan mag-English. Kasi kaya niya lahat tanggapin dahil wala pa siyang thinking mind, wala pang analytical. Ang bata, hindi yan nagdududa. Kaya ang bata, hindi nagsisinungaling eh. Oo. Hindi niya nasasala yung lumalabas din sa kanya. Oo. Galing. Tuloy natin. It was hard times. Everything was rationed. It was always bad times. Bad times. That's all that was programmed into our mind. Everybody believed it. That's how everybody was living. Almost everybody. There's a small group of very prosperous individuals, and it doesn't matter what's going on in the economy, they're going to win. Now take a look at that for a moment. That's how the paradigm is formed. You see, the baby's taught what kind of food to like. That controls what language the baby speaks. If a baby's in a home that's not like the baby's going to grow up speaking two languages. I have a great granddaughter, and that little girl is learning both English and Latvian because her father is Latvian, and the parents speak that language all the time. And the father can speak it, doesn't speak it that much. But around the little girl, that's what they're doing. And she's going to grow up bilingual. I had an associate over in Kuala Lumpur, had a little boy. And at 4 years old, that child could speak four different languages. They thought nothing of this. This is very common in parts of the world. That is because when a baby's born, they have no ability to reject information. Remember, we said the subconscious, it can only accept, it cannot reject. And whatever's pounded in there over and over and over again, it sticks. And that's how the paradigms form. Tatandaan ko rin, ano, may tinuro to si Bob Proctor na yung isang bata, mas mauna siyang matuto magbasa kaysa magsalita. Sa, yung bata? Oo, dahil sa ganyang konsepto. Mas nauna siyang matutong magbasa. Kaya yung bata, kahit pa yan hindi nakapagsalita, kapag binigyan mo yan ng libro at binasa mo sa kanya, ng paulit-ulit, tinuruan mo siya paano magbasa. Kapag kaya niya ng magsalita, babasahin niya na yun. Hindi niya lang mabanggi o maipakita hindi niya lang ano niya yung lingwahe dahil sa hindi paano yung dila niya, pero yung isip niya kaya niya na-form na. It sticks, and that's how the paradigm's formed. And look at here it is, 20, 30, 50, 60 years later, the paradigm's still controlling them. It's wild when you think about this. It really is. Now look here for a moment.
Einstein said the intuitive mind is a sacred gift. The rational mind is a faithful servant. We've created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Perception. Do you know that perception is an intellectual factor? Oh, I'm going to show you a number of these. Memory. Do you know there's no such thing as a bad memory? Everybody has a perfect memory. A perfect memory. Do you know that all the other little creatures on the planet are completely at home in their environment? All the little creatures running around outside are completely at home in their environment. They blend in. Ang sinabi ni Einstein, pansinin mo, ang tawag niya sa conscious mind, intuitive mind. Uh-oh. Yung ano naman, ang tawag doon? Rational mind. Faithful servant. Oo, oh, kasi kahit anong sabihin mo doon, yun ang gagawin nun eh. Oo, kahit anong ipakain, ng isaksak ibigay mo sa kanya, gagawin niya yun basta ulit-ulitin mo lang sa kanya. Tapos sabi niya, ang society, gumawa ng isang society na in-honor. Oo, oh, ang in-honor niya yung servant kaysa sa master. Galing eh, no? Noon pa man yung ganitong ano, talagang may mga ano na, may mga tawag nito, ideologist na 'yo. Tawag sa kanila mga ideologist din ako, totoo. Oo. Kaya lang hindi ina-accept 'yun ng ano, kasi sa haba ng panahon pa ni Adam eh, binablock na yung ganitong ano, impormasyon. Kaya hindi talaga siya basta-basta matatanggap ng tao. Liban na lang talaga na maging broke, kasi si ano, kaya lang naman siya nabuksan ng ganyan kasi broke talaga siya noon eh. Oo. Di ba na lang lumugmok ka talaga, dun mo malalaman yung kahalagahan ng mga ganitong ano, tag nito, katotohanan. They operate by instinct, which is perfect. We had instinct removed and these higher faculties put in their place. We have the ability to change our perception. We have a marvelous mind. We can memorize. Do you know that we had a man over into a matrix program we were running, and he came from Saudi Arabia, Abdullah. He was a psychiatrist. He was teaching people over there to memorize the Quran. Jerry Lucas, pro basketball player, retired. He was teaching people out in San Francisco to memorize the Bible. There's no such thing as a bad memory. There's everybody has a perfect memory. Most people is just weak. Now look at this for a moment. Here we go. We also have an imagination. The imagination is the most marvelous tool we've got. It's the most magnificent tool we've got. Our imagination will take us anywhere we want to go. Anywhere we want to go. It's with our imagination that everything you see around you was created first. The furniture around you, everything. This phone, it was created in somebody's imagination first. And that's the way things work. Then you have something called reason. Throw this up full screen, Scott. All right. Now, the reason is our ability to think. It's with the reasoning factor that we think. It's so powerful, and we have intuition. Now, if I were to walk by you, I could tell you what you're like. Because your body is a molecular structure. It's a mass of energy and a very high speed of vibration. Your body is a mass of energy that vibrates. If we put your body in front of an infrared television camera in a completely dark room, you'd see your body as a glistening, radiating, gleaming form. Mm. Well, do you know you have an intuitive factor that can pick that energy up and read it? You can translate it in your mind. That's an intuitive factor. And last but not least, we have the will. Do you know when President John Kennedy asked Dr. Wernher von Braun what it would take to build a rocket that'll carry a man to the moon, von Braun said, the will to do it. He answered him in 10 seconds. What would it take to build a rocket that'll carry a person to the moon and bring him back safely to Earth? Von Braun said, the will to do it. See, the will is a mental faculty that gives you the ability to hold one idea on the screen of the mind to exclude from all outside distractions. There's a great golf tournament going on right now, and it was over yesterday, I guess, wasn't it? And that golf tournament, one of the most important things was the will. The will gives the golfer the ability to concentrate. And they can get their brain, their mind, just like a laser concentrating. That's what the will does. As you hold one idea on the screen of the mind, it to the exclusion of all outside distractions, the will do that. Now, it's a marvelous tool, and most people don't even know they've got it. So watch here for a moment. There's the mind, and there's the body. Okay? Now we'll take and we'll divide it in two parts,
And we say there's the conscious mind and there's the subconscious mind. Now the conscious mind deals with the outside world through sensory factors. You can see, hear, smell, taste, and touch. And those sensory factors are hooked up like antennae to our conscious mind. And we use those to get... Nakikita mo yung pagiging upgraded nila, eh, no? Dati, ano lang yan eh. Sulat lang sa blackboard. Get in touch with our outside world. Most people use those to control their life. They let something that's going outside of them determine which way they're going to go. Now think of this for a moment. The conscious mind is also your intellectual mind. All those higher faculties that I just showed you, they're used to change what's going on in the emotional mind. And where's the paradigm? It's in the emotional mind. And as you change the emotional mind, you're changing the vibration you're in. As you change the vibration, you're changing what you attract to yourself. Now, the intellectual factors, well, we just covered them. Let's look at them again. Our perception, the will, imagination, memory, intuition, and last but not least, reason. Now, those faculties we've never been taught how to use them. That's where all the power lies. That's what separates us from all of the rest of the animal kingdom. See, where they're always at home in their environment, we're totally disoriented in our environment. We're disoriented in our environment because we've been given the ability to create our own environment. And this is why most people's lives are really in a confused state. They have never been taught how to use those higher faculties. Naalala ko tuloy yung sinabi mo noon eh. Tukol sa pakikisama. Diba? Sinabi niya dyan yung katawan ng tao, disoriented. Ngayon, kapag oriented ka pala, yung natatakot ka kaya ka nakikisama sa mga tao. Dahil yung natatakot ka dahil baka may mangyari sa'yo tapos walang tutulong o kaya para mapakinabangan mo yung ibang tao. Di ka kaya pag may ganito ka palang klase ng ano, ng intellectual mind tsaka emotional mind, oriented yung katawan mo. Hindi mo kakailanganin na kwan. Yung tinatawag na ano, anong pag-uugali yun? Yun nga, ang kailangan mo yung sinasabi mo na ano, na ang kailangan mo pakisamahan pagkaisa yung sarili mo. Oo. Yun ang dapat na naka-orient pagkisama mo sa sarili mo. Kasi syempre, kung halimbawa, ikaw mismo sa sarili mo, may mga bagay kang ginagawa na hindi mo naman gusto ang gawin. Kaya lang ginagawa mo, ibig sabihin disoriented ka. Ngayon, dun magsisimula na kakailanganin mo ng ibang tao. Kaya lang, ang problema naman, ang nagiging problema dun, dahil nga sa pangangailangan mo ng ibang tao, meron naman silang mga bagay na kwan na pwede nilang hinging pabor sa'yo dahil nga kailangan mo sila. Ngayon, dun nagkakaroon ng kwan, ng pagkakaroon ng program ng bawat isa na, ano yung maling programa? Mamaya, pag naalala ko, tuloy natin. And because they haven't been taught how to use them, they don't know how to use them. And it's usually its higher faculties that we deal with our inside world. There's only two sources of reference you can go to find out anything about yourself. One's science and the other's theology. There isn't anywhere else you can go. That's it. And so what we want to do is we want to learn how to use those. Now think of this. They are all resident in your conscious mind. As you start to learn how to use these, you're going to learn how to change your paradigm. Because it's those faculties that cause the paradigm, say, get out of here, and it'll leave town. Your paradigm's controlling your life. It's literally controlling your life. It controls your income. It controls your imagination. It controls everything that you're doing. The paradigm. And ibig sabihin pala dyan na sinasabi ni Bob Proctor na paradigm. Iyan na yung continuation na ano yan. Yung paradigm yan. Yan yung program mula pagkabata. Oo, yan na yun. Oo. Kung pero ano yung nabuo sa subconscious mo. Mula pagkabata. Mula yan pagkabata. Ang tawag doon, paradigm. Oo. Yun yung dapat alisin. Oo. Kasi hindi nga nasabi dyan ni Bob Proctor yung ano eh. Di ba sinasabi niya yung mga perception, memory, imagination, intuition, reason. Oo. Ang problema dyan, kapag yung subconscious mo na iprogram sa'yo yung mga
perception, memory, and i-program din dyan sa paradigm na yan. Yung gagana sa kanila, yung gagana sa'yo, hindi consciousness. Paradigm yun. Oo. Ang nagiging perspective mo, yung paradigm mo. Mm-hmm. Ang nagiging imagination mo, yung paradigm mo. Ang nagiging intuition mo, tsaka reason mo, yung paradigm. Yung paradigm na yun, uulitin namin, yun yung na-build sa'yo na program mula pagkabata. Mula pagkabata yun. Na akala mo, ikaw ang may gusto. Oo. Pero hindi mo alam. Pinrogram lang sa'yo yun. Pinrogram lang sa'yo yun. Ang sistema nito, yung paradigm na yun, subconsciously, pwede mo yung baguhin ng panibagong paradigm. Parang hindi na paradigm ang tawag. Paradigm pa rin ba tawag niya doon? Pero new. New paradigm na. Oo, bago na. Bagong pagkatao. Bagong program. Bagong pagkatao. Siya na yun. Yun na yung sinasabing bagong pagkatao. Yung sinasabi ni Ama na bagong pagkatao. Subconsciously pala talaga yun. Oo. Malalim kasi ang subconscious eh. Oo. Yun yung nagkoconnecta sa awareness natin tsaka sa katawan natin. Tama. Malinaw, no? Yan yung ano eh. Yung sabi ni Ama na kwan, yung nag-iisa sa katawan at sa spirit. Yun, tumpak. Diba? Kapag nagkaisa yung spirito at tsaka yung laman. Mm-mm. Isip at laman yun eh. Mm-mm. Kasi kung ang isip mo, hindi... Hindi align. Hindi align dun sa katawan, ang hirap kumilos. Oo, ang hirap kumilos. Yan sabi ni Myron, nito, parang nakatapak sa ano? Sa brake tsaka sa... silinyador. Silinyador. Kaya pansin mo, meron dyan X na nilagay si Bob Proctor. Yung X na yan, hindi kasi yan ang naituro sa atin. Hindi yan yung naituro para ilagay sa consciousness natin. Mm-mm. Yung mga itinuro sa atin, itinuro yon kung ano yung mga dapat nating isipin. Hindi kung papaano tayo dapat mag-isip. Tingnan mo, nakalagay dyan yung mga see, hear, smell, touch. Yung mga physical na sensory natin. Halimbawa, nagagamit natin yan para natin. Sumagap ng information. Oh, sa papaanong paraan. Halimbawa, sa pag-aaral, ang nakikita mo lagi, bagsak ka. Mabababa grades mo. Ngayon, ikaw naman, bilang ang isip mo, nakikita mo mababa yung grade mo. Para tumaas. Hindi, teka, hindi. Oh, hindi yun eh. Hindi yun ang mangyayari. Mm-hmm. Hindi yun ang kadalasang nangyayari. Kapag hindi mo to alam, ang nangyayari, kapag tiningnan mo yung grades mo na mababa, sasabihin ng isip mo, ikaw yun. Oo. Ganito ka talaga. Mm-hmm. Ngayon, sa uulitin, gano'n naman makikita mo, mababa na naman. Oo. Sabi, ganito talaga ako, bobo nga talaga ako siguro. Doon nagkakaroon ng programming unti-unti. Na yung mga sensory factor mo, yun na yung nagdidikta kung sino ka. Na imbis na sana, hindi mo tanggapin yung resulta na yun at gamitin mo yung mas mataas mong awareness. Kung meron ka awareness, ha? Oo. Gamitin mo yung mas mataas mong awareness para isipin na hindi ako to. Mas gagaling ako pa para maitaas ko to. Kasi yung grade, ang nag-label nun sa'yo, tao lang rin naman eh. Tsaka ganito yan, no? Yung tawag nito, mapipilitan kang ano eh. Dahil nga mababa yung ano mo, yung grades mo, mapipilitan ka talagang sumunod sa kung ano man yung tinuturo eh. Mapipilitan kang kunin o i-adapt o i-absorb yung education na binibigay sa'yo. Diba? Oo. Kaya nga, yung, halimbawa, yung mata, magagamit mo, bakit palagi ako mababa? Tapos, magiging guilty ka na, ginagawa ko naman ng lahat. Mm-mm. Diba? May mga ganun eh. Tayo, hindi naman tayo dumaan sa, ako hindi ako dumaan sa ganun. O, wala sa'yo, mababa. Kahit ako eh. Kasi wala talaga akong gana sa pag-aaral. Mm-mm. Pero may mga tao na hindi nila naiintindihan na ginagawa na nila yung kaya nila pero mababa pa rin yung grades nila. Minsan nga 90 na nabababaan pa rin sila eh. Oo. E di ang ipoprogram ngayon sa isip mo subconsciously mababa yung grade na yun. Ngayon, unti-unti mo hindi mo alam dahil nga subconsciously na ipoprogram mo yun sa'yo. And kahit ginalingan mo na, pakiramdam mo, hindi ka pa rin sapat. Oo. Kasi subconsciously, yun na yung nagiging perspective mo. Mm-mm. Hindi na yung awareness yung nagiging pag-iisip mo. Program na yung nagiging isip mo. Yun yung loop na sinasabi dito ni Bob Proctor na itinuruan tayo ng society para lang sa physical. Oo. Yun lang ang ginamit natin, yung physical na ano natin, sensory. Pero hindi yung physical higher. Physical na paradigm. Hindi, yung mga... Ay, hindi. Yung ayun nga, sensory natin, mag-physical lang. Pero hindi na gamit yung mga yan, yung mga perception, memory. Hindi yan na ituro. Oo nga. Kaya in-ex niya yan dyan eh. Kasi sana kung naituro yan, ano nga yan? Makukontrol mo yung katawan mo. Isa-isahin natin yan, himayin natin yan. Ba't naka-ex pa din?
That's where all the Ayan. Yan dapat ang nasa antena natin. Yan ang dapat nasa awareness natin. Oo. Sa conscious mind. Kaya nga, nilagay niya yan dun eh, sa conscious mind eh. Tingnan mo dun, sa i-abante mo ng konti. Nasa conscious mind na yan. Ah, nilagay niya na yan. Oo, tingnan mo. Ayan o. Sige pa, abante mo pa. Ayan. Nandyan na yan. Ang problema kasi, kung babalikan natin yung kanina, sa pagkabata natin, hindi naman talaga itinuro sa atin kung paano mag-isip. Mm-hmm. Tinuro sa iyo kung ano yung dapat mong isipin, ano yung dapat mong maging perception, ano yung dapat mong imaginein, ano yung dapat mong i-reason, ano yung dapat mong memoryahin. Yan lang yung tinuro sa school. Mm-hmm. Pero hindi tinuro kung paano yan gagana. Paano gagamitin? Oo. Paano gagamitin? Ang nangyari tuloy, ang nai-program sa iyo kung ano yung tinuro ng school. Oo. Hindi kung ka mababa ngayon, ka nga dun sa ano, klase, yun na lang magiging tingin mo sa sarili mo. Kahit nga mataas sa klase, sabi ni Bob Proctor eh, hindi naman makahanap ng trabaho eh. Di ba? Oo. Kasi nga, hindi naturuan kung paano mag-isip. Oo. Itinuro lang kung ano yung mga dapat yung isipin. Kung iisipin mo. Yun ang nai-program sa mga kabataan. Yun ay program sa atin. Halimbawa. Isang halimbawa, yung sinasabi ni Bob Proctor na kailangan magaling ka sa school para kumita ka ng malaki. Kaya nung kumita siya ng malaki, sabi niya, hindi naman ako ano. Magaling sa school. High school lang naman ako, drop out pa. Oo. Two months nga lang daw siya sa high school eh. Hindi siya. Pero kumikita siya ng malaki. Doon nagkakaroon ng kalituhan. Mm-mm. Kasi nga yun ang inaituro kahit yung mga ninununuan natin na ano eh. Kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral. Sus, grabe yun. Kailan tapusin mo yung pag-aaral mo para meron kang magandang trabaho, malaki sahod mo. Di ba? Mm-mm. Ang naging ano naman doon ni Bob Proctor, hindi naman ako makapagtrabaho pero ako naman yung boss. Oo. Di ba? Wala akong trabaho pero ako naman yung boss. Ako yung nagbibigay ng trabaho. Doon siya nag-isip. Oo. Doon nagamit yung isip niya na ito, hindi ito na ituturo talaga sa traditional school. Ibig niyan sabihin doon, hindi talaga yun yung susi. Yung pag-aaral sa educational. Yung mga ganyang ano. Hindi doon yung susi ng tagumpay ng isang tao. Kaya lang meron mga ibang mga ano na, uy, hindi ko sinasabing huwag kayo mag-aral ha. Kaya lang kasi, kung iisipin talaga nating mabuti. And kung isipin talaga nating mabuti, no, praktikalan talaga. Hindi naman talaga natin kailangan ng eskwelahan eh. Tama. Di ba? Kasi kung kaya mong turuan yung anak mo ng sarili mo, mas maganda. Mas maganda. Naririnig ko nga dyan kay Bob Proctor, mga anak niya hindi niya pinapasok sa eskwelahan. Sila na yung nagtuturo, homeschool na. Kasi alam niya yung sikreto eh. Kahit nga si Myron pinapasok niya pero hindi niya na inano sa hindi Christian school. Si Bob Proctor, mga anak tsaka mga apo niya, sila na nagturo. Sila na yung mga magulang na nagturo. Oh, homeschooling na. Kasi, kung kaya mo namang gumawa ng program na matuto yung anak mo, panoorin mo lang yung araw-araw eh. Oo. Wala namang gagawin yung anak mo na ano eh. Yun lang ipanood mo sa kanya. Kasi unang-una ang ituturo mo paano mag-isip eh. Yun pa lang na matutunan ng bata eh. Oo. Napalaking bagay na yun eh, di ba? Dun pa lang sa ano ah. Kapag naisip mo na yung bata kayang magbasa bago magsalita, iba na yun eh. Mm-mm. Gagawin mo ng advance yung anak mo eh. Di ba? Kasi subconsciously lang naman yung meron siya. Ibig sabihin, lahat ng impormasyon kaya niyang matanggap. Ngayon, sabi nga ni Myron, yung Amerika daw, merong mga Amerikano na adult na pero bata ang isip. Bakit? Kasi ang Amerika, mas pinahalagan yung paglalaro sa kabataan kesa yung turuang magtrabaho. Oo. Kaya, kasi ang katwiran nga, ay hindi na yung magiging bata ulit eh, kaya ano. Oo, hayaan mo lang maglaro. Oo. Ganon din yung na-adapt ng mga Pilipino eh, di ba? Ano ba yun, nag-trabaho ka na, bata ka pa. Kaya marami sa Amerika, matatanda na daw, mga isip bata pa rin, alam pa rin ang paglalaro pa rin ang gusto, mga bulakbol. Mm-mm. Na imbis na sana, ihanda mo yung anak mo sa paglaki, kasi pupunta siya sa paglaki. Hindi naman siya pupunta sa pagkabata. Oo. Doon mo siya ihanda sa pupuntahan niya. Yun yung mga maling reasoning, ano? Maling pangangatwiran. Kaya tama yung nandyan, no? Yung programming kasi niyang ano eh. Ng society. Oo. Kaya sabi ni Myron, wala naman noon high school eh. Ibig sabihin, parang na-debunk doon yung video ni Kwan. Video ni Bitoy. Na? Ano yung video niya? May video kasi si Bitoy na Kwan eh. Kahit matanda na tayo, matuto pa din tayong ano.
maglaro. Kasi siguro, hindi na natin ano yun eh. Siguro. Hindi mo kasi maano yung perspective na yun eh, kung saan niya ginaga, ano yung tingin niya sa laro. Oo. Oo. Kasi merong mga negosyante, ang tingin nila sa pagbibusiness, laro. Uh-uh. Laro sa kanila yun eh. Pagkita ng pera, pakiramdam na naglalaro sila. Oo, oh, dahil nga may mga ganun pa yun. Hindi maano yung kwan ni Bitoy na naglalaro. Siguro, kung naglalaro ka na nagsasayang ka ng oras, yun ang hindi maganda. Yun ang hindi maganda. Mm-mm. Sa bagay, oo. Kaya nga, sinabi ni Myron na dati walang high school. Ngayon ang ginawa na ano, pinahaba. Nilagyan ng high school. Para mas matindi yung pagka-program. Para mas matagal yung pagiging kabataan nila. Matuto silang magbulakbol. Matuto magbarkada. Hindi pa yun ah. Nagkaroon pa ng college. Hindi may magparty-party. Mga grand ball. Nililibang, ayun tawag niya nga dyan eh. Nililibang daw ng ano yung society yung tao eh. Para lalong malugmok. Hindi magising. Hindi mag-isip. Kasi nga, kung tutusin kapag halimbawa maraming ganyang tao na hindi nag-iisip, hindi ano yung ano, madaling pagkakitaan. Yes, oo, oh, tama. Diba? Diyan papasok yung mga negosyante ng mga ano, oportunidad. Mga oportunidad. Madaling pagkakitaan. Kaya alam mo rin yung ano doon. Counter. Solusyon, no? Mm-hmm. Own resident in your conscious mind. As you start to learn how to use these, you're going to learn how to change your paradigm. Because it's those faculties that cause the paradigm, say, get out of here, and it'll leave town. Your paradigm's controlling your life. It's literally controlling your life. It controls your income. It controls your imagination. It controls everything that you're doing. Mm-mm. The paradigm. And it's the paradigm that we want to get out of here. Okay? You want to build a new paradigm. And when you build a new paradigm, your whole life changes. Okay? Galing, no? Pati sa Biblia, tawag dyan New Jerusalem. Mga new talaga. Napakalaking bagay na kwan. Thanks, Scott. Now put the screen up for a moment. I'm going to show you now. Look it. I want you to really look carefully at this, and I want you to think. Here you are here. You have a paradigm. You know, the paradigm dictates what time you get up in the morning. Your body is controlled by your paradigm. See, the paradigm expresses itself in action and produces the results you're getting. So when I ask a person what their income is, what they're really telling me is where their paradigm is programmed. Alam mo niya agad. Now, you've got all these higher faculties up here in the conscious mind. But we're also programmed to go by what we see, hear, smell, taste, and touch. We're going around asking people, what do you think I should do? Later on in the week, I'm going to show you how to make decisions. It is the most liberating concept that you're ever going to see. We've never been taught how to make decisions. We've not been taught how to use our higher faculties. And so we're asking other people, what should we do? And they're telling us, and they don't even know. They don't know. We're asking people that don't know how to do things, and they don't know how to do them. We're getting advice from people that don't know any more than ourselves. You know, one of the greatest areas for advice is in how to earn money. Do you know most people have never been taught how to earn money? We're not taught how to use our higher faculties. We're not taught how to earn money. Now, we've got all these higher faculties right here in our conscious mind. Now, there is a power flowing into your conscious mind. It's flowing in. It never stops. And you can make anything you want out of that. And you can build a picture here in your conscious mind. Now, that's a power that flows into you. As it flows in, understand this. It just is. It's neither positive or negative. So I want you to stay with me for a moment and listen. I want you to realize there's a power flowing into your consciousness right now as I'm talking. I want you to start building a picture. I want you to think, start thinking in a picture. You think in pictures. How much money would you really love to earn? How much would you really love to earn?
Listen, you build a picture of that here, and I can show you how to earn it. I will show you this week. Whatever you build a picture of, I can show you how to earn it. Can we just close that off for a second? Whatever you build a picture of, I can show you how to earn it. It's such a beautiful concept. You might want a new house, okay? To build a new home. We can show you how to do that. We can show you how to do anything that you can think. It's such a beautiful concept. Just close that up for a moment. You see, this part here, when we stop and think about it, this power is flowing into our consciousness. It has no form. It's pure, unadulterated spirit, or science will still tell you it's energy. Theology will tell you it's spirit. There's only two sources of reference you can go to find out anything about yourself. One science and the other is theology. Well, regardless of which side you'd lock into, there's a power flowing to and through us. You can measure it. You can actually photograph the energy leaving a body. You can photograph it. This is all very obvious, and it's very well known today. But most people don't know how to work with it. As that power is flowing into your consciousness, you can build anything you want out of it. We'll just clean this up a bit, okay? You can build anything you want out of it. And so understand, it just is as flowing in. It's neither negative or positive. What do we make out of it? Well, we generally go by what we hear. We're listening to the television, or we're listening to the radio, or we're watching a newspaper. We're getting inundated with negative information. And do you know that your paradigm has you locking into that? Now, when you go to think of an idea that's not in harmony with your paradigm, you get trouble in River City, believe me. Take your income, whatever it's at, and then you build a picture here of a greater income, and you go to get emotionally involved in that, and you put it, well, say the paradigm is X energy, and the new idea is Y energy. They don't mix. That sets up a foreign vibration in the body, and it causes an uncomfortable feeling. People don't like... May pinaliliwanag dito ni Bob Proctor na kung ano yung gusto mong maging kita. Income, di ba? Income. Mm. Ngayon, halimbawa, sasabihin niya sa'yo muna, itatanong niya muna sa'yo, magkano ba kinikita mo sa isang taon? Halimbawa, sabihin natin, kumikita ka ng 100,000. Oo. Di ba? Tatanungin ka niya, magkano yung gusto mong kitain? Mm-mm. Mag-ingat ka kasi yung sasabihin mo doon, kung ano yung nakaprogram sa'yo, yun din yung sasabihin mo. Kaya sabi ng iba, hindi nila alam eh, kung ano eh, kung magkano, kung ilan. Wala silang alam. Idea. Walang idea. Kaya hindi nila maabot eh. No? Kaya subukan mong ano, ganito kasi yung nangyari sa akin dati. Subukan mong magsulat sa goal card ng, halimbawa na lang yan, yung pagkita ng pera. Halimbawa, subukan mong sumulat ng gusto mong kumita ng 1 billion sa loob ng 10 taon. Oo. Sa oras na isulat mo yon, yung subconscious mo, pagtatawan ka. Ah, pagtatawan. Oh, kaya pala uncomfortable. Kasi hindi yun yung nakaprogram sa'yo eh. Mm-mm. Sasabihin ng subconscious mo, napaka ano mo naman, ambisyoso mo, hindi mo kaya yan. Imposible sa'yo yan, boy. Oo. Yun ang sasabihin sa'yo eh. Doon mo malalaman na eh. Kaya may paradigm sa'yo. No? Habang sinusulat mo yon, parang mahihiya ka sa sarili mo eh. Mm-mm. Kasi, oh nga no. Hindi ko naman kaya to eh, 10 billion, 1 billion. Parang kakatawa-tawa to. Pagtatawanan mo nga yung sarili mo eh. Oo. Diba? Doon mo may kita na may program sa'yo, na meron talagang nakaprogram sa'yo, na kapag gagawa ka ng isang bagong idea na hindi abot nung resulta mo ngayon, yung subconscious mo magre-react ka agad yun. Oo. Grabe ka, hindi mo kaya yan. Mm-mm. 1 billion? Uy, posible yan. Gaganunin ka ng subconscious mo eh. Oo. Mismong sarili mo yun ha, may pag-usap sa'yo. Oo. Kapag sinusulat mo yun ha, kaya parang ang pakiramdam mo, parang ayaw mo isulat. Pagsulat lang yun ha. Oo. Kung sa pagsulat hindi mo magawa, paano yung gagawin mo talaga? Actual. Kaya nga, dito talaga dito yan ang gagaling eh. Na dun palang malalaman mo, oo nga, may nakaprogram nga sa akin. Minsan nga, nung ginawa ko yun dati, parang... pinapawisan pa ako ito. Teka lang. Parang may nagsasabi sa akin, hindi, kasinungalingan yung ginagawa mo. Diba?
kabaliwan yan eh. Marami magaganon pa sa'yo. Sa sarili ko yun ah. Hanggang sa, pero sa unang beses mo yung gagawin, ganun ang mararamdaman mo. Pero habang binabasa mo na yun araw-araw, uulit-ulitin mo yun araw-araw, oras-oras, babasahin mo yun. Mm-mm. Hanggang sa unti-unti, yung pakiramdam mo, unti-unti parang, may, kinatanggap na. Unti-unting na, nawawala ng, parang, resistance. Oo, yung resistance nawawala. Oh. Sabi ko, oo. Isa pang example ng practice na ginawa ko, dahil nga may paradigm tayo na kanan tayo nagsusulat. Oo. Diba? Dahil ang paniniwala ni Uda, masama sa kaliwa. Oo. O, diba? Nung na-stroke siya eh, di wala siya magawa, kaliwa rin siya. Ngayon, isa yan sa mga practice na ginawa ko dahil tinuro din yan ni Bob Proctor na kung gusto mong maano yung subconscious mo, may mabago, subukan mo yung mga hindi mo dating ginagawa. Halimbawa, yung pagsusulat sa kaliwa. Oo. Kaya pag nagsusulat ako ng ano sa notebook, kaliwa ginagamit ko. Oo. Unti-unti yun, araw-araw yun dati. Tsaka yung pagtututbrush, kaliwa din ginagamit ko. Oo. Ngayon, kaliwa na talaga ako magtutbrush eh. Mamaya nga, pag gumugas akong puwet, kanan gagamitin kong panghugas. Ayoko ng kanan kasi pinakakain ko yung kanan. Pero ibang trabaho, pet, yun ang ginagawa ko sa kaliwa. Sa unang beses mong gagawin niya, parang hindi ka komportable eh. Oh, kasi hindi mo nga ginagawa eh. Kapag ginawa mo yun, yung subconscious mo nagre-react doon. Di ba, sasabi mo, hindi ka sanay dyan. Oh, mahirap eh. Hindi ka sanay mag-toothbrush ng kaliwa ginagamit. Isa yun sa mga practice na ginagawa ko. Yung mga, totoo yan. Yung iisipin mo na, mga hindi mo iniisip dati, yun ang iisipin mo ngayon, magiging uncomfortable yung subconsciousness mo. Dati nga eh. Di ba yung naikwento ko sa'yo, naniniwala ako na kun eh. Mas madali talagang gawin yung masama eh. Kesa yun, sa mabuti. Ako, isa pa yun. Di ba? Sobrang dami ha. Sus, 99% sigurado ng mga tao naniniwala. Kasi pagka humarap ka sana at yun ang topic, naku po. Oo. Naku. Sila pa mismo magbibigay ng dahilan. Ang daming, ang daming bawal dyan. Ang dami daw bawal. Ang daming bawal dyan, ayoko sumama dyan. Oo. Parang ganun din yun eh. Ayoko. Mas madali gumawa ng ano, masama. Masama. Yun ang paniniwala ng tao, naku. Mahirap yun, delikado yun. Delikado pala yun. Ibig sabihin, may nakaprogram sa utak mo. Kasi noon, yun talagang paniniwala ko. Pero dahil nga napanood ko itong mga ganitong seminar, mga ganitong katotohanan na. Diba? Meron pa nga nagsasabi na ano eh. Yun nga, pantay daw ang kapangyarihan ng masama at mabuti. Ng demonyo, tsaka ano. Kasi kung hindi daw pantay, dapat mas maraming mabuti. Oo. Yung ganun mga katwiran nila. Doon may laman na meron talagang mga na-iprogram sa kanila. Yun nga yung tinatawag na paradigm. Kasi kung tutusin, kagaya nga ng kinikwento mo kanina, no? Nasa kasanayan na yan ng tao eh. Siyempre, kung sanay kang tumingin sa mas maraming masama, eh doon talaga yung focus ng tingin mo. Tama. Yung pala, marami ding mabuti pala, mas marami pa. Kaya hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita. Napaniwalaan mo na eh. Na-program ka na doon sa mas maraming masama eh. Oo. Kaya lahat ng makikita mo, lahat ng perspective mo, memory mo, imagination reasoning mo, reasoning mo, andun na. Buo na dun sa paradigm na yun. Kapag ka may nakadebate ka, hindi, mas marami mabuti. Hindi, mas marami talaga masama. Oo. Diba? Kasi ako mismo eh. Ang dali, diba? Ganun pa eh. Oo. Dun na. Pero kung ito ha, iisipin nyo, no? Paano natin masasabi na ano ebidensya natin na mas madaling gumawa ng mabuti. Oo. Kaysa sa masama. Bakit? Isa sa example niyan, bata pa tayo, di ba? Pag nagsusulat, mag-aaral pa na tayo magsulat, grade 1, hirap tayo magsulat eh. Oo. Di ba? Ang pangit ng sulat natin. Diba? Pero kapag katagalan na yun, gumaganda na, nasasanay na tayo sa pagsusulat ng tama. Doon pa lang sa reasoning na yun. Ganon din sa paggawa ng masama. Tama. Mm-mm. Sa umpisa, mahirap gumawa ng masama. Oo. Kaya lang, pag palagi mong ginagawa, tama. Nagiging madali na. Oo, nagiging madali. Kaya pakiramdam mo, no? Pakiramdam, ibig sabihin, subconsciously, ang pakiramdam mo, madali nang gumawa ng masama. Mas Oo. Madaling gumawa ng masama. Mm-mm. At yung mabuti, mahirap. Kasi nga, subconsciously, yun na yung ginagawa mo. Oo. Habit, kumbaga. Ang isa pang pangit din kasi sa nating society, kapag mas marami kang ginagawang kalokohan, cool ka eh. Di ba? Kaya parang mas okay na sa yung gumawa ng mga katarantaduhan. Kaya pansinin mo yung mga content dati,
mas viral eh, no? Pagka katarantado. Oo. Pero ngayon, pag ganito ang ano mo ako, talagang kukunti. Pero, alam ko solid yung mga yun pag nanood. Kasi mahaba tong content na to eh. Mm-mm. Yun ang mga solid na nanonood. Kasi aanihin mo naman yung sobrang dami kung wala namang laman. Diba? Eh, yun ang perception namin, ha? Nasa sa inyo na yun kung ano yung perception nyo. Tsaka hindi makakatagal ng ganito kahaba, you know, na maririnig itong ganitong usapan natin eh. Oo, kapag halimbawa hindi talaga sila naghahanap ng ano, ng ganitong katotohanan. Sige, tuloy natin, malapit na ito matapos. I really don't like thinking ideas that they're not in harmony with. Your paradigm controls the vibration that you're in. Your body vibrates. It's in a high speed of vibration. The vibration it's in dictates how you act. When you're around people, you'll pick up feelings from them. It's either positive or negative. It is determined by their paradigm. The paradigm literally controls our behavior and controls our results. Now, I don't know what results you're getting, but I do know this. You can change any result you're getting by changing the paradigm. It's so obvious and so simple and yet so misunderstood. You would wonder, why doesn't school teach us this? Because school does not understand it. Yun naman pala yung talagang rason. Kasi nga, unang-una, hindi mo naman talaga matututunan sa eskwelahan yun. Experience si Bob Proctor na naikwento niya, napanood ko yun eh. May eskwelahan na may teacher siyang na-seminaran, tapos yung teacher na yun, nakaintindi. Oo. Tapos, yung teacher na yun, parang meron siyang ano na school. Yung school nung teacher. Sinubukan niyang ituro doon? Hindi niya pa sinubukan ituro. Oh. Parang ipinakilala niya si Bob Proctor. Mm-hmm. Sa school na Sa school. Oo. Tapos, ang siste ngayon, inimbitan si Bob Proctor na magsalita doon sa school. Mm-hmm. Parang magsasalita na yata siya, papunta na siya doon sa school. Parang inano nang kinansel ng school. Ayaw ng mga matataas sa ano. Kaya hindi niya siya tumuloy. Papunta pa lang siya? Oo. Ready na nga daw siyang ano eh, kasi yun yung date ng ano, schedule. Pero hindi na siya tumuloy. Nung tinawagan siya na i-cancel yung ano kasi hindi pumayag yung matataas na. So, baka yung mga board of directors ng school ayaw. Kasi syempre, unang-unang titirayan ng ganitong video, ganyang ano idea, eskwelahan eh. Pero hindi niya kumbaga, siguro sa seminar na yun, wala siyang tinitirang ano man. Kaya lang, dahil nga yung mismong school, may paradigm yun eh. Oo. Tinatamaan sila. Oo, tatamaan yun. Hindi lang naman din talaga sa school, kahit sa bahay eh. Lahat. Lahat yan. May paradigm eh. Kaya ayaw nilang mabago yung sistema. Ayun ang problema sa eskwelahan. Ayaw nilang mabago kung ano man yung sistema na meron sila. As we go through the week, I'm gonna show you how to take an idea, plant the new idea in here that's not in harmony with the paradigm, and I'm going to show you how to get rid of that paradigm. Show you how to change it. Is it easy to do? No, it's not too easy. It's simple, but it's not easy. It takes some discipline. And you see, when Ray Stanford gave me this book, what he was saying to me, Bob, I'm going to show you how to change your paradigm. And that's really what he's showing me how to do. He was showing me how to plant a new idea in my subconscious mind. And when I got the new idea in there, my results started to change. Your results are controlled by the paradigm. If you don't understand this, the odds of changing it are rather slim. I want you to think of the people you know who are absolutely brilliant, but they just don't understand paradigms. They just don't understand it. Think of it. Think of the people you know who are absolutely brilliant and they're struggling. They're brilliant. They're blaming the economy, they're blaming almost anything under the sun. You know what it is? It's a programming inside. I sat down a number of years ago, I took a pen in my hand and said, I'm going to build a company that operates all over the world. Today, our company operates in 91 countries, maybe more now. That was a week or two ago. 91 countries.
How'd that happen? It happened because I decided it would happen, and then I started to get other people to work with me. We have one of the most... Kaya sa buhay talaga kailangan decisive kayo, no? Hindi yung kung ano lang yung ibigay sa iyo, kung ano yung nandyan. Kailangan, ayun yung sinasabi na kailangan sa buhay, ano ka, may intention ka talaga. Bigyan kita ng example. Yung sinasabing decision, kapag nag-decision ka, gawin mo na. Mm-mm. Yun ang decision. Halimbawa, naalala mo dati yung sinasabi natin na ano, ay, mag-charity blogger tayo pagka may pera na. Oo. Gagawin ko to kapag nagkaroon ako nito. Eh, paano kung hindi magkaroon nun? Oo nga. Diba? Ganon din yung isang example ni Bob Proctor dun sa meron siyang nakausap, mag-asawa, nalilito sila, tapos parang nagtatalo sila, hindi maganda yung relasyon nila. Tinanong siya ni Bob Proctor, ano ba yung gusto mo? Sabi nung lalaki, gusto niya magkaroon ng bahay. Sabi naman ni Bob Proctor, o di kumuha ng bahay. Sabi nung lalaki, wala kasi akong pera eh. Ang ganda ng sagot ni Bob Proctor dun eh. Sabi niya, kung nakapag-desisyon ka na na gusto mo magkaroon ng bahay, ba't kailangan mo ng pera? Parang nagtaka yung lalaki. Di ba? Napanood ko nga yan. Ganon din yung nangyayari sa atin noon, na gagawin ko to kapag meron na ako nito. Oo. Pupunta ako sa ganito kapag meron na. Pag-aaralan ko to kapag meron na akong pera. Nagiging ano tayo? Ang tawag dyan ano? Ngayon, nagiging hadlang yung pera para gawin mo tong desisyon mo. Tama. Na dapat sana, pag nag-desisyon ka, gawin mo na yung desisyon mo kahit ano. Oo. Yun yung example dyan na committed decision. Nangyari na yan sa akin, nito lang. Yun nga, yung ano. Kasi sa totoo lang, ano, dahil nga, nung nag-deliver na ako, iniisip-isip ko, ano eh, kumuha ng sasakyan. Ang inaano ko pa nga, parang inaano kumuha kasi nga, maraming may mga masasabi. Tsaka walang pera. Walang pera, oo. Pero tignan mo. Number one, ano yun eh, dahilan lagi, walang pera eh, no? Pero nakagawa ng paraan, di ba? Nagbigay pa rin ang Diyos ng paraan para makakuha ng magandang sasakyan. Oo. Para pang deliver. Isipin mo na lang, pag nagkakaroon ng emergency, ba't nagkakapera? Yun, totoo yan, di ba? Magkano yun yung nagkaroon ng emergency, nagkaroon ng sakit sa atin, million yun. Million. Kaya kung meron tayong desisyon na gusto nating gawin, yung desisyon na yun. Oo. Wala dapat dahilan. Tama. Pag dinesisyonan mo na, gawin mo. Tingnan mo nga yung sinulat dyan ni Bob Proctor na gusto niya magkaroon ng, sinulat niya pa lang ha. 25,000. Hindi. Ano yun? Hindi, yung dito na, yung gusto niya company. Magtatayo siya ng kumpanya. Mag-ooperate worldwide. Worldwide. Grabe yung pangarap na yun. Mm-mm. 'Di ba? Ngayon, hindi niya nga alam eh kung paano niya gagawin 'yun eh. Basta sinulat niya lang. Pero dahil alam niya yung ganitong konsepto, isinulat niya. Mm-mm. Kasi alam niya na kapag ka naisip niya at pumasok 'yun sa imahinasyon niya, ang kailangan niyang gawin, mag-desisyon siya na gagawin niya 'yun. Oo. No matter what, kahit ano pa gagawin niya, kahit hindi niya alam. Kung sa kanino, you know, yung pagsusulat, parang pagbubukas ng pintuan 'yan eh. Nakasulat sa Biblia 'yun eh. Habakuk nga 'yun. Habakuk 2:2. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niya. Grabe! Screenshot ko nga to. Mismong ano yan, na konsepto ng Diyos yan. Ha? Oo. Ibig sabihin, wala pa tong mga ganitong, ano di ba, Proctor? Yung mga libro na yan, wala pa yan, di ba? Wala pa si Bob Proctor na isulat na ng Diyos yung ganyang konsepto. Alam na kasi ng Diyos yan. Siya may gawa yan. Oo, yung pagsusulat. Tapos araw-araw mong babasahin para maganap. Kasi pagtakbo, dun magaganap eh. Grabe no, para tumakbo. Ibig sabihin, mabilis siya na pagkilos. Oo, tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niya on. Eh yung kay ano nga, di ba, araw-araw niya binabasa. Ganun din naman sa akin. Susulat mo yung goal card mo. Tapos araw-araw mo yun babasahin. Ibang klase yun, talagang mind-blowing yung ganong konsepto. Merong epekto yan sa ano yun, no? Biological ano natin, aspect natin eh. Sa kasi nga, sa oras na maapekto ng isip mo, kasama na yung biological. Oo, kasama yung katawan. Magkadikit lang naman yan. Kasi maraming mga pilosopo, diba, makapanood nito, paano gagawin natin yan? Anong paraan? Katamaran niyang ganyang pag-iisip na kwan. Diba? Sabihin niya, kalokohan yan. Kalokohan, oo. Susulat mo, magatotoo. Oo. Kalokohan yan. Hindi ito alokohan, katamaran mo yung umiiral. Kasi nga, may nakaprogram sa'yo. Yun, at hindi mo alam yung isip mo.
Imagine mo, no, kung ang lahat ng tao ma-program ng ganito. Maganda. Grabe. May mga negatibo, ay hindi. Hindi yan magkakatotoo. Tama. Oo, sa'yo. Hindi yan magkakatotoo sa'yo. Kung yun nga lang ano eh, pagdating sa mga empleyado, yung mga quotes, pagka-shiner nung ano, sabi, hindi yan totoo kasi, paano na, kung wala nang empleyado, sino magiging empleyado na mayayaman? May mga gumaganong sumasagot. Sino daw magtatrabaho para sa mga mayayaman? Natatanong, kaya hindi yan totoo. Na pwedeng yumaman daw lahat. O ay, hindi pwede, hindi ano na ang mga empleyado na magkaroon din ng negosyo. Yun yung nakatatak sa utak at nakaprogram sa kanya, no? Pagkakapaniwala nila, akala nila na kapag walang empleyado, hindi nagagana. Maghihirap yung mayaman. Oo, hindi nagagana yung... Mayaman yan, resourceful yan eh. Ang hindi nila alam, wala pang empleyado yan, mayaman na yan. Oo, mayaman na yan sa isip. Palang yung pagiging resourcefulness. Yun ang pagiging mayaman niya. Yung pera ano na lang yan eh. Manifestation na lang yan ng ano niya. Ng kung ano yung nasa isip niya. Hindi naiintindihan ng mga tao. Oo. Kaya nga kami, kahit ganito kami magsalita parang mayaman, pero wala pa naman sa ngayon eh. Pero so, minamanifest namin. Kaya gumagawa kami ng ganitong video. Noon, hindi namin kaya magsalita ng ganito. Kasi subconsciously may mga kontra-kontra pa sa loob namin. Sa sarili namin, oo. Ngayon, kaya kami nakapagsalita ng ganito kasi wala na yung resistance na namin, Wala na resistance. Ramdam na namin sa sarili namin kung saan talaga yung gusto, ano talaga yung gusto namin, saan talaga yung direction na pupuntahan namin. Ngayon, syempre, wala naman sinasabing overnight success Diba? Kasi kapag hindi mo rin pinaghirapan yan, walang value yung mga bagay na nakukuha mo ng hindi pinaghihirapan. Diba? Paano mo pahalagahan yung isang bagay kung nakuha mo lang na isang gabi? Kaya nga nawawala Kaya nawawala. Yung mabilis mong nakuha, mabilis rin yun mawala. Totoo yan. Kaya ipayo namin sa inyo talagang kailangan mag-build tayo ng mga skills. Habang nanonood nito, yan. Pinaka-importante ito. No, kasi dun magsisimula mabuksan yung isip natin . Tuloy natin to. Solid, one of the most sound group of people you'll ever find. The people that are on here today, just absolutely creative geniuses. Tommy Collier is our creative director. He's put this program together with Mikey Steller, our marketing director. And when Mikey came to us to work with our company, she was a nanny. No business experience. Nanny. But she's going to use this. Uh-oh. And she is our marketing director today. She's also our chief operating officer. Diba? Example na yan talaga ng mga walang educational background. Meron man siguro pero hindi ganun, walang degree. Now think, we have Arash Vusagyan here. I met Arash, he was a salesperson, he was struggling. He's our senior vice president of sales, he works with people all over the world. He's probably one of the most effective sales executives I have ever met in my life. And I said, I've been in this business 60 years. Just the three people there are incredible people, Tommy, Arash, and Mikey. And they're going to be sharing some information with you. And we're going to wind this last particular section of the week down. But what I've shown you here about paradigms is so mighty important. Because when you learn to change your paradigm, you change your whole life. And we will be working with you the rest of the week. I'm going to be coming back tomorrow, next rest of the week, and show you how to use this information to really mold the life you want. I live a charmed life. I'll soon be 87. I got more energy than most people that are 27. No intentions of slowing down. We're God's highest form of creation. You and I have more talent and ability than we'll ever hope to use in our lifetime. It's important you learn this. Don't set this aside. It's not an accident you're listening to this. Everything in this universe happens by law. Yung sinasabi mo yun, no? Kaya kung ikaw man na nanonood nito, hindi ito aksidente na napanood mo lang. Oo. No, pinagtagpo tayo ng universe. Kasi na-attract ka dito sa ganitong kwan. Content. Oo. Kaya yung lahat ng mga attracted sa ganitong klase ng content, yun din yung makakakita sa ganitong klaseng content. Grabe, isang makabuluhang segment. Ilang part kaya ito? Kung mabahaba ito ngayon . Alin, ito? Oo. Sabi nga ni Bob Proctor kung ilan ang hindi aksidente.
Oo, hindi aksidente. Hindi aksidente. Kaya kung ilan lang yung mangyari. Sabay, kung ilan yung gusto mo, pwede mong gawing 10 to eh. Take to 10 minutes. Nasa sayo. Yan, siya kasi nag-edit ng video namin. Pero baka may gusto ka pang ipahabol about sa pinag-usapan natin ngayon. Para pumasok ng gusto yung mga topic at saka information na pinag-usapan ngayon, recommended namin na ulitin niyo yung mga video. Kasi hindi mo yun makukuha sa isa, dalawa, tatlo, hindi. Tama. Mm-mm. Kaya nga sinabi ko nung mga nakarang video, kung hindi mo man siya mapanood dahil mayroon kang trabaho, pwede mo siyang panoorin bago ka matulog. Hindi mo nang kailangan panoorin eh, pakinggan mo lang. Kasi yung mga naririnig mo dito, para siyang binhi. Kapag tulog ka kasi, hindi ka na makakatanggi. Diretso yan sa subconsciousness. Hindi mo alam na pinakikinggan mo, pero dumidirekta yan dun. Yun ang kapangyarihan ng impormasyon eh. Subconsciously. Pag sinabi kasing subconsciously, wala kang malay. Tama. Pero hindi dahil wala kang malay, eh hindi mo nakukuha yung impormasyon na yun. Nakukuha mo yun, unti-unti. Kung araw-araw sasanayin mo bago ka matulog, o kaya patulog ka na, kahit antok na antok ka na, kung meron kang headset, subukan mong pakinggan, papasok yan subconsciously sa'yo. Magugulat ka, ba't ako ganito? Ba't parang ansaya ko ngayong araw? Kasi hindi naman tayo nagre-release ng negatibo rito eh. Oo. Ngayon, mapapakiramdaman mo yun pag gumising ka ng umaga. Ngayon, ulit-ulitin mo lang hanggang sa mapansin mo yung sarili mo. Ay, hindi mo siya mapapansin, pero mararamdaman mo sa sarili mo na merong pagbabago. Meron yan, kahit maliit. Meron at meron kang makikita. Meron pa nga ako nararanasan pag bago ako matulog, napapanaginipan ko pa talaga eh. Kasi nga, yung isip natin, no, kapag halimbawa yung subconscious natin, nagbubuo din yan ng image eh, sa memory natin. So, yun lang mga ka-brothers. Maraming salamat sa pagsubaybay uli sa isang makabuluhang segment, isang makabuluhang series ng ano ng Brotherhoods channel. At tuloy-tuloy lang natin to hanggang sa ano. Sa susunod ang inisip ko nga si ano eh, Dr. Joe Dispenza. Oo. Yung tungkol sa body and mind connection, panonoorin natin sa susunod na topic. Maganda yun. Karugtong lang rin halos nito yun. Parang meron lang siya ibang perspective na kapag pinagsama mo yung ganitong idea, parang lalo mo siya maintindihan, oo nga no, konektado pala talaga yung isip sa katawan tsaka yung resulta natin. Ito kasi kay Bob Proctor, ang resultang, naka-focus siya dito sa result about sa abundance, about sa wealth. Yun ang ano niya. Kaya nandun kay Doc, ano, Dispenza ba yan? Yun, kinikwento nga sa akin ni Philip about naman to doon sa physical na katawan natin. Kasi syempre, hindi naman pwedeng disalign yung physical wealth natin tsaka mental health. Mental wealth, di ba? Tsaka yung yaman natin. Mas maganda na mas marami tayong pera pero malusog tayo. Tsaka wala tayong karamdaman. Oo. So yun, maraming salamat mga brothers. Hanggang sa muli. Ayan, dito na lang. Adios.